Pinas, handa na ba kayo sa ating pamamasyal? Tuklasin natin ang isang bayan dito sa Bulacan kung saan kilalang kilala sila sa industriya ng paggawa ng suka. Ang bayang ito ay isang coastal municipality ng probinsya, kaya sagana sa seafoods, mangrove at nipa palm tree. Oh, nahulaan niyo na ba kung saan tayo pupunta? Dito tayo pupunta sa bayan ng Paombong sa lalawigan ng Bulacan. Kukumustahin din natin ang kanilang lokal na pamahalaan at ang kasalukuyang mga proyekto at plano para lalong mapaunlad ang bayan ng Paombong. Nipa Vinegar, sukang sasa, sukang Paombong. Dahil dyan, tinawag na Vinegar Capital of the Philippines ang bayang ito. At hindi mawawala ang pagkaing niluto at isinawsaw sa suka. Welcome sa Paombong, Bulacan! Samahan nyo kami sa kalahating oras ng paglalakbay dito sa Lakbay, Pinas. Ang bayan ng Paombong ay third-class municipality dito nga sa probinsya ng Bulacan. Ayon sa 2020 census, may mahigit 55,000 katao ang naninirahan dito. Kilala ang bayang ito dahil sa kanilang pangunahing produkto, ang sukang Paombong, na mula sa puno ng nipa kung saan sagana sila nito. Sa totoo, walang masyadong concrete actions. Wala rin konkretong plano. At ito ay nakalulungkot. So it's a conflict between the obligation of the government to preserve yung pinagkakakilala ng aming bayan versus the right naman ng owner over the land na kung saan siya mas makikinabang. So kung hindi na beneficial at di na nakakabuhay ng pamilya, so you would rather convert your land to a fish pond. Ang Barangay San Jose ang may pinakamalaking sasahan dito sa Paombong. Narito rin ang San Jose Fishport sa Sichuawa. Andito ang mga bangka na siyang nagsisilbing major transportation nila patungo sa karatig barangay ng Santa Cruz, Masukol at Binakod. Marami na pong nakukumbert na sasahan to palaisdaan. Bakit po? Eh, yung iba po kasi, yung mga ibang pinagkakakitaan, pagka sa tuba lang, minsan po hindi naman siya mabili. Uh-huh. Eh, ako po yung nananawagan sa Department of Agriculture, mga LG yun, na bigyan nila ng pansin kung paano pa mapapaunlad yung mga sasahan dito sa aming bayan. Unang-una po, nasa na magkaroon tayo ng river widening or dredging para po insasa, manatili na andun na siya sa gilid ang mga kailugan at napoprotektahan din po yung mga palaisdaan. Pag sinabing sukang Paombong, masarap na masarap pa. So kailangan mas bigyan ng incentive yung mga nananatiling mag-produce nito para mas makita nilang lucrative pa rin yung manatili kang producer ng sukang Paombong at nang hindi ka maakit na i-convert into fish pond yung inyong ari-arian. Ngayon, kung sanay na dito yung ating mga kababayan, for as long as maraming nakikinabang pagdating sa hanap buhay, ay okay naman po na ituloy nila to. Of course, we have to encourage them na magbayad ng tamang buwis. Pupunta tayo ngayon sa sasaan. Doon kinukuha yung sasa. Ilalagay natin dito sa tukil. Ito yung sasa na ginagawang suka na sikat na sikat dito sa Paombong. Kasama natin si Tatay Mario para ipakita sa atin kung paano kinukuha yung sasa. Bunga? Bunga niya. Asan? Ito po. Ayan. Tapos po ito, bago po matumbaan, sinisikaran pa po ito. Pag tumaliliit pa, mahina lang ang sikad. Ah. Hindi ba nakakasalubsob yan? Hindi po. Ah, ito po Inilal. Yung sinasabi sa sasa para dito po ipunin yung tulo ng tuba. Tapos po kinakaritan. Ah, kasi nga po. So, tapos po. Ilalagay yung tukil. Ah, so ito, iiwan na natin ito rito. Maghapon na. Bukas yung nakukunin ito. Kamaga na po. Kaya lang, mamayang hapon, nakaritan mo ulit. Okay, para lumabas yung katas. Yan. Okay, titikman natin itong kahango lang na tuba. Hindi pa ito na peppermint. Parang lasang buko na may gatas. Masarap po ito sa umaga. Masarap din po ito panluto sa ulam. Bangos. Paksiw. Opo, paksiw sa tuba. So nakita na natin yung pagkuha ng sasa na inilalagay yung tukil. Maghapon magdamag. Tapos kakaritan ulit ito para lumabas yung katas. Yan po ang nalaman natin sa Paombong, ang sukang Paombong.
Pero meron tayong trivia. Alam nyo ba kung saan nagmula ang salitang paumbong? Ito ay kinuha sa mahabang bamboo tube na ang tawag ay bumbong o tukil. Ito yung tukil na ginagamit nila para pangkuha na katas ng sasa. Ito ang ating trivia sa Lakbay Pinas. Barangay San Jose, Fishport, dito sa Sitio, Wawa. Makipagkwentuhan tayo sandali, alamin natin ano ba ang mga mabibentang isda dito, baka pwede rin tayong makipagtawaran. Kuya Jimmy, saan po galing ang mga talaba? Sa Barrio Masukol. Magkano po siya per sako? Kumpormi kasi, kamukha ngayon, 200 lang yung alis namin. Pwede makuha dito sa yamang dagat? Malakapa, sapsap, saka mga limasag, bangus, tilapia. Nagkahapon sila ngayon ng mga fingerlings ng bangus. Ilagay nila ngayon yung mga fingerlings ng bangus dito sa malaking dalagyan. Dadalhin sa suwal pagkasinan. Kuya, saan kinuha yung mga fingerlings na yan? Sa fish pond, sa Paombong. Sa fish pond. Kung bago kinuha, gano'n sila kaliliit nila? Hindi, hinulog namin yan. Eh, parang kasi laki lang pilikmat eh. Ilang linggo yun? Isang buwan na umigit. So, nanggaling dito sa Paombong, dadala namin doon. Dadali sa suwal o sa Batangas, tapos doon, at bahala na sila. Oo. Ang laman ng isang banga, mga 70,000 na fingerlings ng bangos. Ito yung mga fingerlings na nahuli. Siguro mga 10,000 bangus na rin yan. Dito tayo ngayon sa Barangay Binakod sa palaisdaan ni Kuya Ogi. Kasama natin yung mga katauhan niya para umani ng bangus, mga ganyang kalalaking bangus. Pwede ng pambenta. Kaso may procedure ng paglatag. Ah. So Kuya Ogi, mga ilang minuto natin iintayin yan? Mga 10 na ganun. Sana marami tayong huli ngayon. Ano? Medyo konti lang ang huli natin ngayon. Dahil masyado na mainit, natutulog yung mga bangos. Eh, puyat eh. Ayun, marami din. Yun! O, ito na. Kasama Pabanyera, Aljay. Ito yung nahuli natin, sari-sari, tilapia, bangus. Sa loob ng 10 minuto, nakahuli tayo dito. Makasariwa ito. Tara, luto natin. Kasama natin si Ate Mercy at magluluto tayo ng bangus na paksiw sa tuba. Ang iba to sa pangkaraniwang paksiw na bangus na merong ampalaya, talong, sili. Pero dito sa Paumbong, pinagmamalaki nila paksiw sa tuba. Ilan tao ka na nagluluto? Bali, 8 years. Paborito ko rin itong paksiw eh. Kaya lang sa amin, walang nabibili sa sa. Pwede bang bumili nito yung sukang paumbong, yung pangahalo? Opo, opo. Katulo po na yan, di matatanggal ang espiritu. Pagka natanggal ito. Na, sisindihan po natin siya. O, panoorin niyo yung magic, biglang sisiklab yan. Pagkubagong harvest yung tuba, hindi siya nagliliyab kasi wala pa siyang espiritu. Pero pagka 1 day to 3 days, nagliliyab po siya. Mm-hmm. Ibig sabihin nito, bagong harvest siya. Ihahanguin muna natin ito. Yeah.
Ito yung niluto namin paksiw na bangos sa tuba, Lakbay, Pinas. Pagdating sa infrastruktura, we will make sure fully utilized and fully reported yung ating development fund. And we will apportion the fund prorated sa kanilang lahat, depende sa sukat ng barangay. At least alam nila na may backup fund sila na galing sa ating pamahalaang bayan. The another innovation na gagawin natin dito, one is the cost of the materials, and second, yung labor cost. So, mas nakatipid, mas marami tayong mapapagawa. Ang kukunin natin gagawa ay yung mga kalalakihan na nandoon sa lugar mismo kung saan gagawin yung proyekto. Nagkaroon pa ng hanap buhay yung ating mga kababayan at na-secure pa natin na quality ito dahil definitely aayusin nila yung kanilang trabaho dahil kanila ito. Through kabayan also na kapagbigay tayo ng libre na welding classes with matching free welding machine plus pa daily allowance plus sasagutin pa ng kabayan party list yung assessment fee. Since ito ay managed naman din ng TESDA, kasama na rin yung assistance sa kanila para makahanap ng trabaho. After po nilang mag-training, makakapag-assessment na po sila ng NC2, makaka-receive po sila ng National Certificate Level 2 na magagamit po nilang requirements sa local and abroad po. Ilang so, weeks sila nag-training? 20 days po. Pag ilan na sila? Marami pa ba ito? May susunod pa? Marami na pong mga batches na nangyari po dito. May NC1, NC2. Hmm. And then, after po nila, this coming April po, meron pa po NC1 naman. Pwede bang hindi taga Paombong? Kung saan po sila malapit. So, yung mga taga Paombong po, dito na po nag-e-enroll. Yung iba naman po, kasi meron din po sa Kalumpit. Okay. Meron din po mga training sa Malolo. So, iba-ibang lugar po. Meron din po sa Giginto. Since 2018, nagkaroon na po kami ng training ng TESDA po dito sa Paombong. Meron din po kaming dressmaking. Bukod nagkaroon na din po ng driving, barangay health services. So lahat na sila, well-trained, gano'n? Opo, nag-NC1 na po yan. So ngayon naman po, nag-NC2 po sila. Oh, of course, scholarship ng Kabayan Party List. We were given 75 slots with 7,500 per semester. That's the total of 15,000 per year. So malaking tulong talaga ito. Hindi lang po yung scholarship yung tinulong talaga sa akin ni Vi. Sobrang dami po. Napakalaking tulong po nung pagiging scholar ko po kay Vice Mayor. Kasi unang-una po, yung course ko po talaga ay magastos sapagkat yung mga gamit po namin talaga ay napakalaking halaga. Ngunit sa tulong po ng mga scholar po na natanggap ko kay Vice Mayor na talagang nakatulong po ito upang natustusan ko po yung mga pangangailangan ko sa pang-araw-araw, mga gamit ko po sa eskwelahan, and nakatulong po ito upang makapagtapos po talaga ako at naging motivation ko po upang mag-aral po ako ng mas maigi at mas mabuti. In the absence of that assistance from Kabayan Party List, kung may pupunta sa akin para humingi ng educational assistance, probably I can give 500, 1,000 pesos, and that's it. Halimbawa lamang po ito ng mga combination of sources of funding which will, in the end, talaga enable us to help more. Kami po ngayon ay nandito sa bahay ng ating pong Vice Mayor Maria Cristina Gonzalez para po ipaliwanag ang isa po sa pinakamagandang project po ng ating mahal na Vice Mayor. Ito po ang ating smart therapy machine na kung saan po na si Ma'am ay kasalukuyan pong ginagamit ang ating pong machine. Ito po ay maganda sa kanyang kalusugan. Sineset po namin ng 30 minutes. Katumbas na po iyon ng 3 hours na kayo po ay nakakuha ng kombinasyon na kayo po ay nag-exercise, nag-zumba. Iyan po ang ating alternative ways po sa mga taong katulad nyo pong mga busy. Health project niya to, di ba? Yes po, ma'am. Saan barangay ito na-dispose ni Vice Mayor? Sa totoo lang po, nagsimula ang ating smart therapy sa Kapitangan. So doon pa lang po makikita natin na talaga pong tinatangkilik ng mga tao sa barangay Kapitangan yung pag-upo po at paggamit sa ating smart therapy. Marami na po kaming natulungan at na napagaling at na nakaranas po ng magandang pakiramdam sa paggamit po ng smart therapy. Ako may rayuma, hypertension. Marami na rin akong sakit dahil sa edad kong 53 years old. Ngayon, nung maupo ako sa proyekto ni Vice,
malaki ang naitulong sa aming kalusugang mag-asawa. Kaya hinahanap-hanap na rin ang katawan namin kasi kahit hindi kami mag-exercise, nakakatulong siya eh. Nalilinis lahat, nakiklins lahat ang katawan. Basta sumunod lang tayo kung ano man ang ipinagbabawal, sundin natin. Kasi kung hindi rin natin susundin, useless din. Buhatay ko po, nabulag. 3 years po ako nagsuffer. Malaking bagay talaga yung may mag-sponsor sa iyo. Natagpuan naman namin yung vice mayor na napakabuti ng loob. Whatever plans or moves of the administration, yun ay para sa kapakinabangan ng bayan. Pupunta tayo ngayon sa Sitio Binakod. Nandun daw yung asinan. Mga less than 30 minutes sa boat ride. Kasama natin ang lahat ng crew ng Lakbay Pinas. Kaya kuya, start the engine! Roll! Nagsimula ang essential care alcohol sa isang idea. First quarter po on the onset ng pandemic ng 2020, ang unang naka-influensya sa akin si Sir Chinky Tan. Hi there! This is Chinky Tan, ang inyong pambansang world coach. Isa doon sa mga videos niya, napanood ko tungkol sa anong magandang negosyo. Tamang-tama, nung panahon na yon ay sunod sa pagkain ay alcohol. Meron akong grupo na hinikayat din ako na sumama sa kanila. Nagsusupply kami noon umpisa ng mga raw material. Pero ako din sa grupo ang naghihikayat na to come up with our own brand na. Ng asin. Ito yung tinatawag nilang salt pan. Dito pinapapasok yung tubig alat para mag-evaporate hanggang maging asin. Then pwede na tayo mag-harvest ng asin. Paano po ang proseso ng asin? Sa una, nililinis muna nila to. Winawalis, pinipison, tapos patutuyuan. Papatubigan uli. Ayun, nagiging asin na sila. Gaano po katagal iniimbak ang asin? Magsasara kami ng Mayo, August, o October. Umpisa na ng takal. Tapos bibili na ng mga bangka, kasko. Hanggang Disyembre nila binibili yan. Saan po dinadala yung asin? Sa Paombong. Magkano po yung bilihan ng asin? 260 yung maputi. Yung medyo maitim, 240 hanggang 230. Per sako, 54 kilos. Bali, 50 lang yun. Dagdag nila ay 4. Ah, parang may 3 days. May to December, plaisda. Kasi po? Tagulan. Kasi pagka nag-uulan, di mo nang pwedeng bombahin ang bombahin. Asin na nulik. Paano po na pre-preserve yung malinis na imbakan? Pagka saraduhan, kinukompresor namin. Tubig. Okay naman po yung hanap buhay niyo dito? Porsyentuhan kami. 3% kami rito. Kunyari po, hindi nyo po nabenta lahat. May mga natira, ang dami na. Sa ano pong ginagawa? Binibili din sa kanila ng may-ari. Pinaparte din sa kanila. Kumbaga, naka-stack lang dyan kung may matitira. Pero ala, hindi sila natitirahan. Talagang ubus. Dahil nga may supplier sila, may mga buyer yung may-ari nito. Sa bagong simula sa bayan ng Paombong, may boses po ang mga tao, makikinig po tayo. Ikaw at ako, magkasama tayong magpaplano para abot kamay po natin ang ating pangarap na maging malayang Paombongenyo. Ang Paombong ay makikita sa gawing southwest sa probinsya ng Bulacan. Sa parteng norte, naroon ang Kalumpit. Sa east naman, ang Malolos at west, ang Hagonoy. May total land area ito na 46.34 square kilometers.
Samantala, bukod sa suka, seafoods at agrikultura, isa din sa industriya dito sa bayan ng Bulacan ang landscaping at gardening. Maraming nagmamay-ari ng ganitong hanap buhay dito. Sa bagong simula po ng bayan ng Paombong, gagawin nating malaya at mas masaya ang ating pamayanan. Wala na pong palakasan, walang mahina, wala pong kalaban, lahat po tayo magkakakampi. Gagawin po natin ang gobyernong may puso upang maramdaman natin ang tunay na pag-asenso. Sa bagong simula po ng bayan ng Paombong, ang pondo ng bayan ay iuulat natin. Ito'y malalaman ng mga tao dahil karapatan po natin ito. Maraming salamat po. Oh, mga kapartner, Ella and Chief, dalawang araw tayo naglibot dito sa bayan ng Paombong. Nakita natin yung taniman ng sasa, yung pag-ahon ng fingerlings na dinadala sa Suwal, Pangasinan at Batangas. Maraming pa sila rito produkto. Ikaw, Ella, ano naman ang na-experience mo sa dalawang araw natin pagtigil dito sa bayan ng Paombong? Tito Ed, bukod sa sukang Paombong, kilala rin ang bayang ito sa yamang dagat dahil marami silang palaisdaan dito. Yes. Oh, ikaw naman, Chit, ano naman ang na-experience mo dito? Well, hindi naman magiging successful ang isang bayan kung walang tulong ng local government. Yeah. Ayan, sa pamamagitan ni Vice Mayor Maria Cristina Gonzalez, Nalibot natin itong bayan ng Paombong at na-discover natin na meron siyang mga proyektong livelihood para sa mamamayan. Siyempre, scholarship para sa mga bata dito na talaga namang mga graduate with honors, yes, ha, yes. Manang-mana sa kanya. And third, yung mga infra project niya na focus talaga sa education tsaka health. Yes, ayan, oo. Importante. Tsaka napansin ko rito, ang babait ng mga tao, lahat nagmamano. Sa totoo, yung mga kaugalian nila nandito pa rin, ano, sa bayan ng Paombong. Well, maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapanood, sa lahat ng mga tao dito sa Paombong na tinanggap tayo ng maayos. O yan, mga kapinas, sana nag-enjoy kayo dito sa paglalakbay natin sa bayan ng Paombong. Hanggang sa susunod nating episode, ako po si Eddie Galvez. Ako si Ella Florido. At ako naman po si Chituna. Ito ang Lakbay Pinas.